Hello mga kaingit! For today's video, gagawa nga pala ako ng pizza kasi pinagawa ko ng alaga ko. So hindi lang to pizza guys, pati sauce ay homemade. So kung gusto nyo talaga gumawa sa bahay, eto, tuturuan ko kayo. So ayan, pinaalsa ko muna yung aking yeast. Ayan, sa aking maligamgam na tubo. Tapos yung mga wet ingredients, combine nyo muna. Tapos yung dry, separate nyo muna. Tapos syempre, katapos nun, may pagsamahin rin naman natin sila. So ayan, for today's pizza, gagamit muna ako ng mixer kasi magpapahinga muna ako sa pagmamasa. Dahil ako baldado na, kalawangin na yung mixer ko dahil hindi ko nga siya ginagamit kasi minsan nag-exercise ako kapag gumagawa ako ng mga tinapay. So, naging macho na ako dito. So, ayan. Gamitan natin ng mixer hanggang sa magiging form na siya na into dough at kuminis yung dough natin. So, ayan. Tapos la. Diba? Ang bilis ng buhay basta may mixer ka. So, sana all may mixer. So, ayan. Pagkatapos na kuminis, syempre, paalsahin natin ng isang oras. So, ayan. Habang pinapaalsa natin, mga kaingit, gagawa tayo ng ating homemade sauce. So, ilagay yung kamatis, tanggalan ng balat, hiwain. So, ayan. In short, magigisa na tayo agad. Kasi tapos na yung hiwain eh. Ayan. Diba? Para wala nang patumpik-tumpik pa. So, ilagay yung mga yan. Yan. Yung mga yan. Alam nyo yan. Yung mushroom. E kung anong meron kayo dyan, ilagay nyo na rin. Kasi, syempre, sa Pinas, marami kayo pwedeng ilagay dito. Limited lang kasi ayaw nila ng mga... Diba, ako gusto ko ng may ham, gusto ko ng may cheese na, alam mo yung madaming cheese maliban sa mozzarella. So, ayun, lagyan nyo lang yan ng tubig, tapos, pakuloyin hanggang sa lumapot. So, diba, ang bilis-bilis lang gumawa ng homemade pizza sauce. Hindi nyo na kailangan bumili sa grocery, di makakasigurado ka pa sa ginawa mong pizza na ikaw talagang gumawa. So, ayan, after 1 hour, ito na yung dough natin. So, sinuntok ko na yon para matanggal yung hangin niya. So, ayan, kunting himas-himas. So, hindi ko na pala kailangan itong aking rolling pin muna. So, ayan, kung gusto nyo ng pizza na hindi pantay at maumbok, so, gantong gawin nyo. Ayan. So, pagkatapos nyan, syempre, i-roll-roll nyo lang ng yung mga daliri. Palad pala. Ayan. Yung bilugin nyo lang ng ganon. Tapos, natawa ako dito habang nagbibilog ako kasi hindi pantay yung pizza na ito, diba? So, kung gusto nyo naman ng pantay, may isang paraan naman dyan mamaya. Ayan o, tapos na tayo. So, ayan na pinalapad-lapad ko na rin. Gamit ang aking mga daliri. Ayan, tapos ilira ko na dito sa aking baking dish. So, ang bilis-bilis lang gumawa ng pizza, guys. Diba? Hindi nyo na kailangan pumunta sa Greenwich, sa Pizza Hut. Lalihin nyo na sa bahay nyo ang Pizza House. So, ayun. Tapos na. Ito naman ang isang style ng pizza. Pag gusto nyo ng manipis, yung talagang pantay-pantay ang sizes, syempre, gamit kayo ng cutter nyo. Pero ang cutter ko, improvised lang to, baso. I mean, kutsa. Ano to, tasa na maliit. So, ayan. Tapos, lagyan nyo ng mga holes dyan para hindi ma-stuck yung hangin. Diba? Kasi gusto natin yung manipis. So, ito na maglalagay na tayo ngayon ng ating homemade sauce na pag inaantay natin. Ayan. So, tapos, pagkatapos nyan, syempre, lagyan din natin ng pa-ketchup. Kala nyo, ah. Tapos, may pa-butter pa yan para naman malinamnam. So, i-try nyo na to kasi masarap talaga tong kanyang dough at kanyang sauce. So, kung gusto nyo naman dagdagan ng mga giniling dyan o ham and cheese, meron din kayo dyan, anong tawag doon? Mga bell pepper. Lagyan nyo rin. Ito kasi, yung pinopromote ko lang dito yung pizza dough na masarap. So, ayan. Nakalimutan ko na pala guys, sinalang ko na pala yan sa oven ng 5 minutes, tapos nilagyan ko na ng cheese. Ayan. So, gagawa rin ako neto, yung amin. Ayan, regular size na pizza. Kasi may tira yung dough, sayang itapon. So, marami namang cheese. So, ayan, nilagyan ko pa ng cheese sa gilid. O, diba? Sungak-sungak sa cheese. Kahit pinagbabawal, sige.
Tapos sige, lagyan na natin to ng ating homemade na ano. Marami kasi akong ginawa. Yan, para hindi na ako umulit gumawa sunod pag pinagawa ako. So, isalang na rin natin to. So, ayun! After 5 minutes, luto na itong ating pizza na maliliit. Pero, teka, hindi pa natatapos yan kasi mamaya double cheese ang gusto ng bruha. Kaya, ayan, mamaya bago sila kakain, lagyan ko ulit ng patungan ko ulit ng cheese yan. Tapos, yun, initin ko para cheesy na cheesy. Pero ito para lang to sa amin. Yung kanila mamaya na yun. So, ayan. Tingnan natin. Check natin kung luto na yung sa amin, guys. Kasi gutom na ako. So, pak! Ito na yung sa amin. O, diba? Bonggaseous. So, kulang na lang yung pineapple. Kasi gusto ko talaga yung cheese na may pineapple sana. Kasi wala kayo pineapple chunks. So, ito na lang. Tsaga-tsaga. So, hiwain na natin. Wala na patumpik-tumpik pa. So, paano yan, guys? Sorry, nainggit na naman kayo. Wala talaga akong magagawa kundi kumain. So, salamat sa panonood. Follow for more. Sana nagustuhan nyo at sana may natutunan din kayo. God bless.